sa Payo ni Coach. Para sa araw na ito, makakausap natin live sa Zoom. Taga Iloilo City, let us welcome si Rich Delia. Hi, good morning, Rich. Good morning, Sir Chinky. Yes, magandang umaga sa iyo. Good morning din po. Thank you for having me. Mayong aga. Oh, so, can you please give us a background kung anong ginagawa mo, ano trabaho mo, negosyo mo? I'm affiliated po with a life insurance company. Tapos meron din po kami mga travel insurance, and then meron din po sa non-life insurance, and then I'm also affiliated with a wellness company. Wow, ang daming racket, ha? Ang magmadiskarte talaga si Rich, ha? Thank you po. Nabasa ko po yung mga aklat mo rin. Thank you, sir. Sige, Rich, paano ako makakatulong sa'yo? Anong gusto mo itanong? Yung first ko po na tanong is yung tungkol po sa credit consolidation. Would you recommend that po? Yes, ang credit consolidation, ipaliwanag muna natin sa mga ibang tao na nakikinig. Ang ibig sabihin ng credit consolidation, ay marami na po kayong mga obligasyon na nautangan po. Pwede sa real estate, pwede po sa personal loan, pwede sa ano. So nagsabay-sabay na po siya. Ngayon, medyo nahihirapan na po. Marami nang kausap, instead na maraming kausap, ang kakausapin na lang natin ay isa. Yan ba ang ibig mo sabihin? Tama po yun? Yes. Yes, I recommend na to simplify, di ba? Para imbis na tatlong financial agency ang kausap mo, mas maganda kung kausap mo na lang isa. At lalo na siyempre kung medyo mataas ang interest ng iba at kung may makita kang mas mababang interest, lower interest compared to the others. At alam mo naman, may mga iba, they offer lower interest. Like for example, kasi kung nagbabayad tayo ng credit card ng 3.5% per month, that's 42% interest per annum. May mga ibang financial institution that offers only 1% interest per annum. So, syempre, common sense, ba't ka magbabayad ng 3.5 kung may mag-o-offer naman ng 1%? However, Rich, at para sa tao nakikinig, gagawin mo ngayon para pasimplihin mo yung buhay mo. What do I mean? Hindi mo gagawin yung credit consolidation dahil wala ka ng pambayad ng utang. Kaya mangungutang ka ulit para pambayad ng utang. Ang tawag niyan ay tapal effect or band-aid effect or tinatawag natin sa financial term as kiting. So, mangungutang ka kay A para pambayad kay B. Pag A and B, may utang ka na mangungutang kay C, pambayad yung A and B. Pag yan ang intention mo, hindi siya healthy, hindi siya maganda. Pero kung ang intention mo, pasimplihin para isa na lang kausap, I encourage it. Yes. Rich. Okay. Thank you, sir. Next question po. Okay. For example po if yung isang tao po, meron po siyang 10,000, pero meron po siyang utang more than 10,000, would you recommend na yung 10,000 na cash on hand niya, gagamitin niya for to start a business or i-pay off muna niya yung utang? Okay. So, kung meron siyang opportunity to start a business, I highly recommend a certain portion of the money should be going or majority of the portion of the money should be going na to start a business. Bakit? Pag nag-umpisa siya ng negosyo, may possibility yung pera, kikita ng pera. Tama? Pag kumita ng pera, mas may kakayanan na siya makabayad sa utang. However, kung siya naman may 10,000 ngayon, at nag-iisip pa lang, wala pang concrete idea kung ano magandang negosyo na papasukan, mas maganda na bayaran na niya muna ang kanyang utang. Bakit? Kasi pag may utang, may interest, Rich. Tama o mali? Yes po. So, let's say, nagcha-charge siya ng 10% per month. Ang 10% ng 10,000 is 1,000 pesos. So, ibig sabihin niyan, buwan-buwan, nawawala ng 1,000 pesos ang 10,000 mo pag hindi mo binayaran yan. Kaya nga, parati ko sinasabi, wala kang makikitang interest na 10% interest per month. Kaya nga, ang pinakamagandang investment para sa mga tao may utang na may mataas na interest, the best investment is to pay off your debt. Kasi pag binayaran mo na yung utang mo, wala nang interest na papasok, hindi mababawasan ang pera mo. Agree? Pero pag ikaw, meron kang business, kanyari kahit na sabihin 10%
ang sinacharge sa iyo. Pero yung business mo, kumikita ng 30% per transaction. Diba? Kumita ng 30%, bayaran mo yung 10%, may kita ka pang 20%. Kayang talunin ng negosyo ang mataas na interest. Meron pang pahabol na question, Rich? Yes, meron pa po. Go! Ano po yung top 3, tatlo lang po, top 3 advice na gusto nyo pong ibigay dun sa mga empleyado na who wants to start a business? Top 3 advice sa mga employees na gusto talaga mag-start ng business. Una, pag-aralan muna bago pumasok ng kahit anong negosyo. Kasi mahirap pasukin ang isang opportunity na hindi mo alam. Kasi pag hindi ka marunong mag-drive, na nag-drive ka, ano mangyari, Rich? Mababang ka. Exactly. Pumasok ka sa isang investment, pumasok ka sa isang negosyo na hindi mo alam, ano mangyari? Pwedeng malugi. Hindi pwede, malulugi ka. Diba? That's number one. Number two, kung mag-start ka ng business, mag-start ka based on your experience and expertise. Ano yung experience and expertise mo, Rich, bago ka mag-sales and ngayon ginagawa mo ngayon? Ano yung trabaho mo dati? Training specialist ako sa call center. Kung training specialist ka sa call center, dapat pag nag-uumpisa ka ng opportunity, it should be based on communication. Based on training. Huwag kang lalayo. Kasi ang tagal mo nang ginagawa yun, kahit nakapikit ka, alam mo na yan eh. Tama o mali? So maghahanap ka ng opportunity around that. That's number two. Diba? And then number three, find something na talagang, yung talagang love na love mong gawin, that you love to volunteer. Kahit di ka bayaran, gagawin mong libre. Tama? Yes, I agree po. Oo. So imagine mo, naghanap ka ng isang opportunity, top 3 na sinabi ko, pinag-aralan mo muna, wag ka papasok pag di mo alam. Tapos paano mo laman? Eh syempre, yung ginagawa mo na araw-araw, 'di ba? Pagkatapos kahit hindi ka bayaran, eh gagawin mo. Ayun na 'yun. Like for example, for me, I've been in sales for 47 years. That's number one. Love na love ko talaga na 'yun nga, tumulong sa mga tao talaga pag may problema sila. I have really tons of ideas. And for me, to give information, to teach other people, to give them ideas, kahit di naman ako bayaran, ginagawa ko naman ito ng libre. Pero yun, nag-e-enjoy ako. Ngayon, binabayaran na ako. Di ba, Rich? Yes, I agree po. May pahabol ka pa ba na isa? Wala na. Oh, wala na. Oh, sige, Rich, baka gusto mong bumati naman. Bati ka naman sa mga ka-friendship mo sa Iloilo. Go ahead. Hi, hello dyan sa mga friends ko, sa family ko sa Iloilo. Hi ma, mga nanonood. Tapos yung kapatid ko na nasa Manila, hi din sa ate at kuya ko. And then sa mga kasama ko din sa team, sa yung team ko kasi yung pangalan, Wise Ones. So, thank you for having me in the team. Mabuhay ka, Rich. Thank you very much for joining us. Thank you very much for investing your time. At maraming salamat sa mga katanungan. Mabuhay ka. Bago tayo magpaalam, bibigyan kita ng bonus. Oo, itong bonus. Ito yung Hula Mo Ipon Challenge. Oo, ano ito? Magpapakita ko ng alkansya dito. Itong alkansya na ito. Ayan, nakikita itong manager. So, Rich, tignan mo to. At mga tao nakikinig at nanonood po ngayon, tignan nyo. Tagbe-20 to, tagta-20 pesos to, hulaan nyo kung magkano nilalaman nito. Ang pinakamalapit na hula, 1,000 pesos ang saktong hula. 2,000 pesos. I-comment mo lang sa 1PH Facebook page ng hashtag Hula Mo Ipon Mo and hashtag Clean Fuel. Hashtag Clean Fuel and hashtag Hula Mo Ipon Mo. Ang pinakamalapit na hula, 1,000. Saktong hula, 2,000. At dalawang hula kada viewer lang. Punta kayo lang sa 1PH Facebook page at i-announce natin sa dulo ng show. At syempre naman, nagpapasalamat po tayo sa Clean Fuel, quality fuel for less. Rich, sa palagay niyo mga magkano to? Magkano? Tigto 20 pesos to. Dalawang hula. Guess. Siguro mga 1,800. One more? Lower? 1,620 and 1,800 ang hula po ni Rich Delia. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Hangad namin na makamit mo ang iyong financial freedom. Bye-bye, Rich!